So ayan, at ayun na nga. Wow! At ayan, finally mga Lodi ay English at global version na po itong V4, na isang open world MMORPG ng Nexon. So ayun lang. Hush. So at least dapat may 3GB na RAM ka po, tapos malupit na processor pang gaming, at ayun na nga. So ayan na, so pumunta na tayo sa region natin sa Asia. Oh fuck. King inang yan, ayaw tayo papasukin. So naging foreigner na lang ako at pumasok sa Europe. Spicy. Magaling, magaling, magaling. Oh my god, ang ganda niya po. So yan yung una nating klase itong sexy na enchantress. At ayan agad-agad sumunod si Warlord. Tapos itong pogi, itong slayer. At ayan, oops, at ayan naman yung knight. Ang ganda, king ina. At ayan yung ginamit natin sa Korean version itong Gunslinger. And finally, itong pinaka-cute sa kanila, yung Loli, ayan po, itong Boomblade. So, kung gusto mo ng pampainit, ay ikot-ikutin mo lang yan. So, ang napili natin ay itong Boomblade. Ang cute niya kasi, tapos sa character customization po ay busog ka sa dami ng iyong pwedeng baguhin. Yun nga lang ay fixed gender na siya or gender locked. At ayan, at ayun na nga. Teka lang, bago natin malimutan, washout nga pala sa mga Lodi natin dyan. Salamat sa walang tigil na suporta mga Lodi. Magaling! So ito na tayo mga Lodi. Oh grabe, ang ganda din talaga ng graphics, Unreal Engine 4 kasi. Tapos ayan, pag pinindot mo po sa kapwa player ay ito po ang lalabas. So ayan at ayun na nga. So ito naman para sa mga malalaki ang bulsa dyan, madami yan, marami kayong pagpipilian dyan. Okay. Huwag kalimutan yung mga daily rewards check-in, sayang ang ayuda. So pag ating na-zoom in, ay ayan, parang Black Desert Mobile siyang kung tumitig. So ayun na, so ganun pa din mga Lodi, dating gawi, pindot-pindot sa kaliwa or kanan, at ayan may auto quest, auto lakad-lakad takbo-takbo na po tayo. So may mga iba't ibang camera modes po tayo dito, pero itong action, yung aking gusto dahil gusto ko yung gameplay bakbakan pag naka-action. Kung sa graphics lang mga Lodi, panalong-panalo ito sa akin. Pero sa graphics lang ah. So ito mga Lodi yung sinasabi ko kung bakit mas gusto ko yung action sa camera mode. Ang ganda kasi ng position ng view para sa akin talagang action talaga. Tapos ang malupit din dito sa gamit natin, may palakol na nga, umuputok pa, aba naman. So ayan, yung pulot-pulot or mining at yung auto attack, at ayun lang, auto attack is here na naman. So ito yung para sa mga skills mga Lodi, so may mga guides naman paano kayo magkakubi-kubi dito, makikita mo din yung preview ng mga skills. Mamaya, ipapakita ko din yung Super Science or yung Demon Mode ng character natin dito. Pag pumunta ka sa inventory, ang ayos-ayos kasi 2 metabi yung ating character at hindi humaharang yung backpack sa view ng ating character. Magaling! At ayan, so ganyan lang po mag-equip ng gamit dito pero may auto-equip naman po siya mga Lodi. Also, makikita mo din dito yung stats ng iyong character. So ayan at ayun na nga. So sa kanan sa taas lahat ng pumula dyan kunin nyo lang yan, madami naman pong ayuda para sa mga free to play na mga players dito. Isa na ako doon. Shopee! Shopee! At ayan, salamat Shopee, hayop na yan. So may PvP at rankings tayo dito, wala pang nakalista kasi kaka-release lang ngayon. Tapos sa trade ito naman, so wala pa akong idea kung paano ito nagwo-work bago pa lang kasi mga Lodi wala pang mga nakalista. At ayan na nga, may production din silang tinatawag dito. Hinding-hindi mawawala syempre sa mga MMORPG itong mga pet, ayan-ayan, so madami ding mga klase or uri yan, so kung masipag ka or mataba ang iyong bulsa ay mapapasa iyong lahat yan. At ayan na yung Super Science na sinasabi ko dito, yung Demon Mode nila mga Lodi. At ayan, grabe mga Lodi, demonyong demonyo talaga ang dating, ang ganda mga Lodi.
So ayan, at ayun naga. Siyempre, hindi din mawawala itong mount dito. So ayan, so may malaking lion tayo dito. At ang maganda sa mga mounts dito ay pwede mo po siyang ma-turbo or mas mapabilis temporary. May cooldown din siyempre. Also, may companions din siya dito. Hindi ko nga lang siya magets kung paano ito, hayop na yan. May malaking mapa tayo dito. So ingat mga lodi, baka maligaw ka. Tapos research, tapos analyze lang para sa ise na pagtaas ng CP. At ayun na nga, CP base tayo dito mga lodi. At ayan, nasabrahan sa kademonyohan, pati yung bato dinemonyo na din. So ayan mga lodi, yung demon stones, dagdag CP din yan, pindot hindut nyo lang yan. Ay may auto imprint na pala para mas madali. At ayan, ang sarap lalabas na. So ito namang mga lodi yung sa gear enhancement, ayan po. So madali lang din naman mag-enhance mga lodi, basta may pang-enhance ka lang. So sa kaliwa sa taas makikita mo itong mga boss. So may mga schedule yan kung kailan magpaparamdam. So abangan mo yan at tiba-tiba ka sa mga ayuda na matatanggap mo. So ito na. So napaka gustong gusto ko talaga itong action mode ng camera nito. Ang ganda kasi ng pagkakatutok or ng angle ng camera. Yung bang ramdam mo talaga yung action or bakbakan ng iyong character, parang dito ko lang yata ito sa MMORPG na ito naranasan yung ganitong view or angle ng camera. At ayan, so may extra na mount pa tayo dito, hindi lang natin nagamit kanina. At ayan, mayroon tayong party dito, mayroong guild, tapos sa quest ay may open world at mayroon ding dungeon quest na tulad nito. At pagdating naman kung pay to win ba ito or hindi. Depende po yan sa inyo, wala naman kasing gagawa or magde-develop ng laro ng libre. Serum prey, kailangan din nilang kumain, mahirap na makahanap ng libre ngayon. Basta sipag-sipag lang po dito at makakasurvive din naman kayo dito. So ayan at ayun na nga, madaming salamat po mga lodi. So pakitang gameplay na lang po tayo. Medyo nauubusan ako ng content dito sa game na ito. So bawi na lang tayo sa mga next videos po natin. So ayan. Fleeing from shore. This forest is...